At kita nyo naman ngayon, nandito tayo ngayon sa may Infanta Quezon. At syempre kasanggang Ace, Infanta Quezon, pag narinig mo ang Infanta, ano ba kagad yung naalala mo? Ang unang naalala ko dito is yung sikat na sikat nila, yung pamosong suman. Sumang Infanta, no? Ito lang, natatangi ito dito sa bayan na to at mukhang sa buong lalawigan ng Quezon. Ito yung nagtatanging suman na natikman ko na talagang may pagmamalaki natin mga Quezon yan. Dito yan, sa Infanta Quezon. Yan yung kahit walang asukal, yes, walang sausawan, pure na suman lang masarap. At ganoon din, ano, parang na, ang alam ko kasi sikat din ang Infanta sa Sinantulan. Yan, correct. At saka sa Pinagkat. Yan. Diba? Mga masarap na ano, patahe. Maraming mga produkto, hindi lang yan, marahil. Hindi lang natin, kumbaga, hindi natin na-explore. Yan. At dito lamang natin na talaga makikita. Ayan, sa bahagi ng Infanta Quezon. Mm-hmm. At syempre, kasanggang is, ba't nga ba tayo nandito? Ano ginagawa natin dito, mga kasanggang? Oh. Ba't tayo nandito? Nandito tayo, hindi lamang para, sabi nga ay, mag-tour. At syempre, kakatatapos pa lamang ng Pasko. Mm-hmm. At papalapit na ang bagong taon. Nandito rin tayo para sorpresahin ang isa sa kasangga natin na taga rito sa bahagi ng Infanta Quezon. At ito rin yung pagkakataon para ihatid yung ating munting sorpresa sa isang kasangga natin. Ano? Ito yung alagang kasangga Lingap Kalusugan Project ng ating JMAR Marketing. Yun! Oh, so excited na ako, excited na ako sa Ace na parang first time ko siya mamimit. Parang ikaw second time mo kasangga. Kami, second time na namin eh, kasanggang RP. Ano? Oo. Pero ayun, excited na ako. So mga kasangga, abangan nyo mamaya kung sino nga po ba yung na-imimit namin ni kasangga Ace. So magbabalik tayo. So, welcome po sa programa Kasangga at Kalusugan. At syempre, nandito po tayo sa bahagi po ng Infanta Quezon. Muli po kasama po natin si Tatay Josepino. Ano po, Tatay Josepino? At isa po ito sa mga nakapanayam ni Kasanggang Arvin last time nung pumunta kami dito sa bahagi ng Infanta. No? At kami po ay bumisita dito para makipagkumustahan kay Tatay. At since nagdaan po yung Pasko, ano Tatay? So, kumusta po ang celebration ng kapaskuhan natin? Kaya, mabuti naman at nagdating dito nga yung mga anak ko na ang kapaskuhan ay nasandali akong naligayahan. At yung kaligayahan yun ay napalitan na naman ng kalungkutan ng mag-alis sila. Kasi nga ay ako'y parang pinuposigil din na ako'y nag-iisam na lang dito. Mm-hmm. Kaya ako'y nagkapakatatag at humahawak na lang sa Panginoon kung ano man ang kalooban ng niya ay inumaganap. At ganang sa akin, ako'y kaya lang ako nagiging malakas dahil sa tulong at gabay ng talang Panginoon. Ako po yung 73 years old na. 72 years old ako. Ano po nangyari sa inyo, Tatay? Noong 2013, na-stroke ako. Uh-huh. Ay malakas ang katabang ko. Uh-huh. Ay kung bakit ko dumasok sa akin itong ganitong karamdaman, ay ganun sa lahi naman namin, wala naman na-stroke. Uh-huh. Ay sabi ng sinasabi sa hospital ay na-overcon daw ako. Patig. Kaya, nung ma-stop ako eh, kagagaling ko lang sa pag-drive eh. Mm-hmm. Pagdating ko dito, ibang pangaramdam ko, parang naman malihit ba yung kalahat ng katawan ko. Hindi ko iniinda yung, dahil ako eh, sigurante sa mga ganong pangyayari, dahil wala naman kaong kaalam-alam. Ay, saka inaantok ba ako? Uh-huh. Inaantok ako.
Dada sa anto ko na yun, may pinitigilan ko. Buti nga lang yung na nung 2016 na nabalitaan ko yung nga malkape. Nagko-concentrate na lang ako sa dalawang malkape, Barsoco. Yun lang ang nagko-concentrate ako doon. Sa awa ng Diyos lumakas na maging malakas ang pakiramdam ko. Hindi na ako nakukuha sa hospital na dati tinatakbo ko agad sa hospital. At sa tulong ng mga kapitbahay ay ako dinadala nila. Pero nung magmula nung minum na ko ng kape ay hindi nila nalalaman dito. Kaya talagang malaki ang pakiramdam ko na nakatulong sa akin. At unang-una ay yung synthetic na medicine ko ay yung kongo maintenance ko ay hindi ko na iniinom. Kaya ako yun na natutuwa dahil kalakasan ko talagang sana naman ay huwag magbago sa yung pakiramdam ko na dati masakit ang dibdib ko. At unang-una ay na naminitip ba sa yung parang may nipitik dito ay sa awa ng Diyos magmula ng makain ako niyan. Laking salamat ko sa Malkapi saka sa Siopo. At ako ay hindi na nakakaramdam ng ano pang masamang pakiramdam. Ang kagandahan noon ay si herbal medicine yan eh. Hindi naman draw kaya yan. Kahit na sumobra ka sa kain. Ginagawa ko, isin eh, pagka ginaganahan ako eh, apat na inom ako na maghapon. At nakakatulong naman sa akin, nakakabuti yung pakiramdam ko. Ay hindi na nga ako umiinom ng gamot. Wala na yung gamot ko. Yun na lang. Malkapin saka sa Marchoco. At naabot ng tinig na ito sa mga kababayan ko, mga kabarangay ko, ay talagang huwag na kayo magatubili sa Marchoco saka sa Marchoco. Talagang napatunayan ko talagang yung karamdaman ko ay unti-unti wawala. Hindi na ako dati nakahiga lang ako palagi. Ay hindi ako makakilos ng anong basta makakilos ng normal na kilos. Pero yun magmula ng mga makain ako ng maraming. Yun nga, yun nga, talagang ikakagalba na nakaramdaman ko. Talagang may kalakasan ng pakiramdam ko na naramdaman ko. Dahil sa Malkapi talagang walang delikado. Unang-una ay herbal lang. Mga nabibiling kape na may mga ingredient na hindi nakakabuti sa katawan. Dito na sa kayo sa Malkapi sa kumabumatso ko. Ay talaga nakaramdam ako ng kakaibang ginhawa at kakaibang karamdam. So natutuwa naman po kami at natuklasan niyo po itong Malkapi. Ano po? Tatay, tanong namin, mag-New Year na, dumaan po yung Christmas. Ano po yung wish niyo? Ano po yung nagiging wish niyo? Ang wish ko lang, sana lumawag pa ang buhay ko. At pangalawa ay dagdagan pa ng kalakasan ko at para gusto ko pang mabuhay man. Gusto ko pang mabuhay matagal. At hindi pa ako ready pagkain. At ang kaligayahan ko kung halimbawa na sino man sa dito sa mga kasama ko sa bahay ay kung may dadala ako doon sa probinsya ko, may balik ako sa probinsya ko, doon dala sa probinsya ko. Ay tinatanong naman nila sino daw po pupunta sa probinsya. Ay wala, ay dada
dahil lang mga magulang mga matatanda ko doon eh, mga patay na. Mm-hmm. Ayun eh, pumuha ko taga doon at doon ako pipinilang ay doon eh hinahanap ko ng, mm-hmm. ng katawan ko. Mm-hmm. Dati hindi ako makakasahipot kahigaan ko na lang talaga ako na matatapos sa maghapon. Pero ngayon, ay magmulangan ng makain ng makumene. Ako yung nakakalabas-labas na dito. Dito lang naman. Kaya salamat sa makapit, saka sa inyo ma'am, saka sa inyo sir. Sir. Sabihin, salamat sa inyo. Yan po ay ipagpe-pray namin ng ating kumpanya, ni Arvin, ng buong team po namin. Ng buong team namin. Lahat po kami ay nananalangin na matupad po yung wish ninyo. Kaya po kami nandito, tatay. Gusto po namin kayong pasayahin. Kahit po sa munting pamamaraan po ng Jmar Marketing, gusto po namin iparamdam sa iyo na hindi ka po nag-iisa. Nandito po ang Jmar Marketing, nandito po ang ating mga produkto na sasamahan po kayo hanggat gugustuhin nyo po. Ano po? So, ayun tatay, gusto po namin maghandog sa iyo. Sana po naman ay makatulong po sa inyo ano at makapagbigay po ng kaligayahan sa inyo po ngayong araw ng Pasko at syempre ngayon pong darating na bagong taon. Talagang parang hulog kayo ng langit sa akin. Tatay, ganun po talaga tatay. Sabi nga po natin ay hindi po aksidente kung bakit po tayo nagkakilala or hindi po aksidente kung bakit kayo nakilala ni Arvin at napakilala po kayo sa amin at syempre sa buong kumpanya. Hindi rin po aksidente na natagpuan nyo po si Mark Cafe. Ito po yung dahilan kung bakit po natagpuan nyo po siya at nakilala, tinangkilik nyo po at bilang pasasalamat naman po niya ay at syempre ng ating pong big boss ni ating CEO po Sir Inge Marcomonias, dahil generous po sila pareho at ni Ma'am Rosalie Camonias, ano po ay talagang bukas palad po sila na gustong mag-abot po sa inyo sa kanila naman po kasing hudyat nang galing po na magbigay kayo, bigyan ng regalo. So kung gusto lang po namin na pasalamatan niyo po rin po yung ating big boss kasi sila po ang dahilan kung bakit po naging possible ito pong pangyayari na ito. Kung tatay, ngayon po ay bukod po sa pakikipagkumustahan po namin sa inyo, ang aming pong kumpanya na Jmar Marketing ay may proyekto rin na ngayong pong Kapaskuhan, ito po yung Alagang Kasangga Lingap Kalusugan Project, ano po, kung saan kami po ay naghahandog ng mga munting regalo mula po sa aming kumpanyang Jmar Marketing. At narito po, ayan, si Kasanggang Sai at yung upang ihandog po yung mga munting regalo po namin sa inyo. Ayan, munting regalo po ng Jmar Marketing po ngayon pong Kapaskuhan, ano po. Gamitin niyo po yung tatay ah. Sirain mo rin po. Tapos po ang ating iyakan. Tayo naman po ay magtawanan. Yan. Ito. Oh. Yon. Ano yan, tatay? Yan. Yan, tatay. Yan po ay nagayon po yan. Nandyan po lahat ng maaari niyo po. Pekenemen. Yan po, marami po yan. Matagal din po siguro yan ang ilang po sa inyo. Pinuno na po namin ang tayo. Wala yung bayad, tatay. Pasasalamat po yan namin sa inyo. Dito pa, tatay, mula pa rin po ito sa Jmar Marketing. Natay Josefino at Shensa. Ang pangalan niyo po nandyan. Para talaga alam niyo po sa inyo yan. Thank you.
ito masira. Tawarin natin si tatay. Yan po ay opo. Lambot na unan po yan. Para po sa inyo. Naalala niyo po ang mga ito. Opo. Ayan. At siyempre po ay meron pa. Kayo na po kukupitin natin yan mamaya. Ayan. At siyempre ano pa, unahin natin pa po Arvin. Tatarin po, kita niyo naman po may pangalan kayo, hindi maliligaw. Tatay Josefino Achenza. Merry Christmas and Happy New Year. Okay, tatay, ikaw na po ulit ang magtikas. Pinitin niyo po kahit saan. Manginay ako mamasabalok. Manginay po kayo. Sabi nga po, kailangan daw po punitin para daw po maulit. Yan. Sino pa kasi nagbalot nito? Ay, ako pala. Ako po pala nagbalot, tatay. Pasensya na po, pinahirapan ko kayo. Yan. Parang alam na alam mo. Ano po yun, tay? Opo, may una na. Kaya naisipan ko, tatay, na ang regalo ko sa inyo ay kumot kasi meron kayong mayroon kayong higaan. Siyempre, kailangan may unan. At kapag may unan, kailangan po meron kayong kumot. At siyempre, yan po ano, para mapasarap po ang inyong pagtulog, kailangan po ay kumain din kayo. Kaya po may mga biskuit. At siyempre, ang masarap pong kaparis ng biskuit ay ano po? Ay, tama po yun. Galing talaga ni tatay. Kaya po naman, meron po kami dito mga inihanda po. Ano, ang produkto po natin. May marchoco po dito. Ito na po, ang dinala na po namin ay yung kilo. Ito po, tatay, ginagamit namin pang free taste. Opo, since wala naman po tayong free taste kasi may COVID, binibigay na po namin. Marchoco po ito. Tapos ito po ang ating Marcafe. Apat na piraso po yan. Pang, ito yung Marcafe. Opo, pang free taste po natin yan eh. Eh, wala naman po tayong free taste kasi may COVID. Apat na piraso yan, tatay. Apat na ganito po ang nilagay namin dito. Isa pa, tatay, yung isang pangako ko sa inyo. Ha? Tapos meron pa pong mga... Meron pa pong isa dito, tay. Magagamit mo po para mas lalo ka pong lumakas. May capsule plus C. Ayan, yung ginagamit po natin ito. With vitamin C yan, tatay. Ang ginamit po natin dito ay ascorbic acid po para hindi po siya acidic. Ano po? Hindi mangasim yung ating po sitmura. Opo. Magaling na regalo po na sa inyo. May pangalan niyo po ulit. Talagang hindi pa maliligaw. Kasi ang gawin. Ang dami naman yung tumang. Para sa inyo talaga, tatay. Yung sabi ko po baga sa inyo. Tapos sabi ko ay, hindi ko sinabi ko kailan po kami pupunta. Opo, pero pupunta po. Ano kaya, tatay, yan? Ano pa? Ano po, tatay, hula nyo? Langit. Ayun. Tulungan ko na po kayo, ano? Tulungan ko po kayo magkalat. Ayan po. Yan, tatay, magagamit ka na po. Hindi na malulobat ang cellphone. Hindi na malulobat ang inyong cellphone. Opo. Try natin, tatay, gusto. Rechargeable. Rechargeable po ito, tatay. Kaya pag biglaan po na wala ang kuryente. Pwede po.
salamat na po. Salamat po na. Wala pong problema yun. Salamat din po. Wala akong masasabi mo, mga lumayo. Talagang tulong kayo sa akin. Malalang na mahin ako niyo makapi. Talagang yung mga tao na nakalumaha ko pa gaya ng sabi. Belpando at natin si Altin at si Manferil. Talagang natutuwa ako dahil na may mga tao pa pala makikipag-usap sa akin. Kaya malaking kapasasalamat ang nataabot ko sa Dermacating. Kung alabawa na hindi ako mantintihan ay sir engineer ka muna dahil kapag-kasalta ko. Talagang ay, sa puso ko na talagang malaking kapasasalamat po sa salamat sa iyo sir. Ayan mga kasanggana, kasama po natin si Tatay Josepino Atienza mula po dito sa bayan ng Infanta Quezon at siya nga po yung recipient ng ating alagang kasangga, Ingap Kalusugan Project ngayong 2020. Yes, happy si kasanggang Josepino at syempre happy din naman po tayo na napasaya po natin ng kahit sa munting pamamaraan ng atin pong kasangga. So, ayun, maraming salamat po mga kasangga sa pagsama nyo sa amin. Muli ako po si kasanggang Zairin Villoria. At syempre ako naman si kasanggang Ace Villapando para po sa ating alagang kasangga, Lingap Kalusugan.